Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayong araw guys, yung magagawin po natin sa mag-aabon po tayo ng aircon outlet para sa unit na apartment na ito. Balinis, papakita ko sa inyo yung ating gagawin. Tara. So today guys, nandito tayo ngayon sa bahay ng ating mga kliyente. So ngayon yung gagawin po natin dito is mag-aabon po tayo ng aircon unit dito sa kwarto. Usamahan nyo ngayon dito. So dito guys, kwarto, dito po natin iaabang yung ating ECU. Bali, sinukatan po na po dito yung ating pupuntasin. Bali, papapuntas po na lang siya mama sa kasama ko. So yung mga materials po natin, nandito na. Ayan, so bumili lang po tayo ng mga materials. So gagamitan na lang po natin siya ng plastic molding. So itong plastic molding gagamitin natin. Nagpabili rin tayo ng ampu box. Ito. So surface type. Para dito natin i-install yung ating aircon outlet natin. And then isa pa, so yung mga wire natin. Regarding nga po sa aircon na gagamitin natin, isa 1.5 horsepower. So yung designated na breaker na gagamitin natin dyan, isa 20 ampere. So ito po yung breaker na gagamitin po natin. So 20 ampere, Poten brand. Ayan. So ito guys. Ayan, so 20 ampere po siya. Ayan. 20 ampere. Yung 20 ampere po yung gagamitin natin sa circuit breaker. So yung desired na wire para din sa 20 ampere is number 12 THHN. So stranded wire yung gagamitin natin. So regarding naman po kasi hindi nga supply natin. So ang gagawin kasi natin, simula rito sa ating aircon unit. So mag-install tayo rito ng aircon outlet, padadaan sa plastic molding. So bubutasin ko na lang po yung ating pader. Pagagamakin ko na lang po yung ating plastic molding, paikot dito. So, ikot po siya dyan. Papunta rito. Ayan, dire-diretso po siya hanggang sa makarating po siya dito sa ating panel. So, yung panel naman po natin, isa, meron po tayong slot dito. Ayan. So, kung mapansin nyo, yung main natin, ilaw, water heater, outlet, and then meron po tayo ditong dalawang slot para sa circuit breaker or another appliances. So dito ko na lang po siya i-install yung ating 20 ampere na circuit breaker para hindi na tayo mag-install ng breaker kalapit ng ating aircon unit. So direct na po yun dyan. So yung ating breaker, ayan. So insert na lang po natin siya dito. So magiging asik na yung ating magiging aircon unit dito. Okay, so ganoon lang po guys yung idea. So sa pagkuha ng ating source dito sa ating ikalawang room na unit. So, nihintay ko lang yung ating bala. So, kasi mapuro na yung bala natin dito para sa grinder natin. So, papagrinder na lang natin yan. And then, nadire-diretso. So, puputasin natin. Habang nag-grinder yung ating kasama, is kinakasa ko na rin yung ating plastic molding pababa po ng ating panel. Okay. So, yun guys, parang yun, sisimula ko nang iabang yung plastic molding dito. And then, nababasin ko na rin yung ating aircon. Sige. Padadaan din mamaya. Okay na po, naikasala natin dito yung ating plastic molding po. Ayan. So, diretso guys siya sa ating circuit breaker. Then, ay tatap na natin siya mamaya. So, pinadaan ko siya guys sa taas ng ating kinsame. Ayan. So, pinagpinutas natin sa part doon. And then, pinatagos natin siya rito. Ayan. So, nag-install tayo guys dito na ampu box. Ayan. So, yung ating ampu box, bali, dito rin guys, inalagay yung ating mismong aircon na outlet. Guys, install ko na po yung ating aircon outlet para dito. So, ito. Ayan. Pantalingin yung plastic. So, linawin ko lang po guys yung ating connection dito sa ating lugar. Isa line to neutral system. So, kung mapansin nyo rito, 2 wires lang yung ating inabang. Which is, yung red, ito yung ating live. And then yung black, ito po yung ating neutral line. So, bali guys, wala po tayong grounding conductors dito. So, ang mangyayari po dito guys, yung ating aircon, siya na lang po yung ating giga-ground. So, magiging self-grounding na lang po siya para magkaroon ng protection yung ating aircon na unit. Ang gagawin lang po natin dun is itatap lang po natin yung body ng ating aircon sa metal para magkaroon tayo ng protection sa ating appliances. So, itatap na po natin dito yung ating aircon na outlet. So, dito naman sa outlet natin,
isa luluwagan lang po natin dito yung ating screw, and then ipapasok na po natin dito sa loob yung ating wire sa kanyang terminal. So dito guys, meron ditong symbol. So ito po yung ating earth ground, or yung dito tinatap yung ating grounding conductors. And then dito naman sa ating tinatap yung ating light, and then sa taas dito yung ating neutral. Ngayon nasusundin po natin dito yung ating haba ng ating strip gauge para sa ating splice ng ating wire. So ganito po siya kahaba. Ayan. So strip natin siya diyan. So putulan ko lang ng konti kasi medyo mahaba yung ating wire dito. Tama ng ganito. Ayan. Sundin natin strip gauge. So medyo mahaba yung strip gauge niya kumpara dun sa ating normal na convenience outlet. Ayan. So ganito haba. So ito yung ating neutral line guys. As is na natin na yung neutral line natin is a black. Ayan. So and then yung ating live is a red. Okay. So luluwagan ko yung terminal dito. Ayan, logan nyo lang. And then yung terminal sa baba naman. Dito naman guys sa harapan ng ating aircon na outlet. So yung maliit na butas, dito tinatap guys yung ating live. So ibig sabihin yung terminal niya is nandito. So ito siya. Ayan, so papasok lang namin siya rito. So logan lang natin siya. Ayan, so pasok na. Then sikapin na lang natin siya rito. And then guys, yung ating neutral light, kung mapansin nyo ito, so malaki yung kanyang butas dito. So dito siya, ayan. So logan nyo lang yung ating terminal dito. Ayan, so pagka naipasok na natin wire, so higpitan na natin. Ayan, okay na. So ganun lang kasimple, mag-install ng ating aircon outlet. So tanggalin yung cover niya dito. So ipasok niya rin sa ating AMCO box. So ayan, lagyan natin siya ng screw. So yung taas pala guys ng ating aircon outlet is tinaas ko po siya ng 160. So katamtaman ng taas niya kasi yung ating aircon dito, so hindi po siya tapos abutasin. So ang taas po niyan is 190 cm. Yan, so medyo mataas ng konti. So yung upa naman dito sa foreigner, so mataas. So pinalagyan niya ng aircon kasi hindi daw siya sanay sa init. Yan, so skipin lang natin yung ating screw dito. Ayan, so lagyan siya ng cover. Okay. So okay na yan guys, ganyan lang kasimple. Mag-install lang ating aircon outlet. Ngayon nalipat naman tayo dito sa mismong panel board. So dito naman guys sa ating panel board, ang gagawin na lang po natin dyan is mag-install na lang po tayo ng circuit breaker na plug-in type. So yung amperahe po ng ating circuit breaker, so ito 20 ampere kasi yung ating aircon unit is 1.5 horsepower lang po. Gawin lang natin dito is ipapasok lang natin sa slot, so bakante natin dito sa busbar. So iipit lang natin dito yung clip ng ating circuit breaker. So simple lang po yan. Bali live yan guys, di natin siya bababa, diretso na tayo. So ipasok lang guys yung upita ng ating breaker. Then natulak niya lang siya rito. So samahan nyo ng konting persa para mag-ipit dito sa ating busbar. So ayan. Ayan, so ipit na siya. Ngayon gagawin lang natin dito, so yung ating wire na loop line tsaka ating neutral line. So ipasok na siya rito. So hindi naman yan iipit dito sa ating cover kasi medyo lubog yung ating panel. Okay. So ganyan lang siya. Isin nyo lang. So ingat lang tayo kasi live po yan. Ayan. So unahin ko po guys is terminate yung red na wire. Ayan. So make sure na naka-off yung ating breaker para iwas kuryente. Ayan. Ayan. So ayusin nyo lang pagka-terminate dito.
So ngayon guys, sandali, strip na po natin yung ating live wire. Ayan. So ito. Ayan. So ngayon, doon lang ating terminal ng ating circuit breaker. Ayan guys. Bulugan lang natin. So make sure na naka-off yung ating circuit breaker dito para iwas kuryente. So bali may supply yan, drive yan. Tap natin siya dito. Ayan. So may tap na po natin. Then gawin natin is pitan na po natin terminal dito. Ayan. So okay na. So daban po natin terminate guys yung ating neutral line. So ito, ikot nyo lang siya dyan. So pag-ikat lang kasi live tapping po tayo. So di naman tayo makakuryente yan kung naka-off yung ating circuit breaker dito. So hindi pa continuous yung kanyang current, pumunta sa ating aling nga. Yan. Start na lang po natin siya dito. Ayan. So lugan nyo ang terminal po. Ayan. So pasok nyo lang siya. So okay na yun guys. So bali ito guys, yung upbreaker na to, ito yung para sa ating ECU. Okay, ngayon nalagyan mo na po siya ng mga cover. So ito. Ayan. So kailangan na hindi maipit yung ating wire dito. So sakto lang siya dapat. Ayan. Ayan, so sakto lang po yung wire natin dito. So bali guys, ito yung ating circuit breaker para sa ating ECU. So ngayon guys, ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng label para hindi nakakalito, para hindi malito yung ating borders dito kung alin dito yung circuit breaker para sa kanilang ECU. Ayan. So ito, ayan, lagyan siya ng label ECU. Ayan, so tapos na siya. Ngayon, check natin yung mismong aircon outlet natin kung meron siyang supply. Tataas natin yung kanyang circuit breaker. Ayan. So okay na. Para dito guys, gagamitin natin po siya ng ilang meter para ma-measure natin kung ilang supply meron dito sa ating aircon outlet. So ito guys, ratio lang po sa AC yung ating lamp meter. Ito, AC, volts, ayan, voltage. So, pasok nyo lang yung terminal dito sa ating aircon unit na outlet, ayan. So, pasok nyo siya. Ayan, so, ma-measure na natin kung ilang merong supply sa lugar. So, meron tayong 241 volts. So, medyo mataas-taas yung ating supply sa ating lugar. Okay, so, good na po yan guys. Ganyan lang kasimple kung paano mag-install ng ating aircon na outlet. So, yun lang guys, balik na kita ko lang sa inyo paano mag-install ng ating aircon na outlet, and then napangitap siya sa ating panel board. So kaya pabukas ko na kasama ko yung ating paglagay ng ating aircon, and then naisasalpak talaw po natin yung aircon unit by tomorrow. So papagagamatin na po. So mga di ba kasi sabi, subscribe sa supportahan channel ko, click the notification bell para ito din sa aking panel board. Madin na lang muna, and see you in the next video.